Ang una, nagsimula lang yung condition niya na meron siyang sulat dito in between the eyes. Nag-alopecia na siya, na lugas yung hair niya. Pinababad namin yan for 3 minutes bago namin siya bandawan. Hi there mga ka-best finds! So welcome to another vlog. Sa vlog naman na ito, i-share ko sa inyo yung na-experience namin doon sa aming isang fur baby, yung aso namin. Ang name niya is Bonbon. So yung breed ng aming dog is Chow Chow. So yung mga Chow Chow, ganito yung itsura nila. Ayan, di ba? Sobrang maganda. Mukhang mga cotton yung kanilang mga balahibo. Pero magugulat kayo mga ka-best finds pag nakita niya siya ngayon. Kasi he's suffering from a condition na tinatawag na demodectic mange. Sa mga hindi pa nga pala po nakasubscribe sa channel natin, please don't forget to subscribe and i-hit nyo na rin po yung notification bell para updated kayo pag may mga bagong videos tayo. Actually, kanina lang namin siya napatingnan sa isang veterinarian. Pinuntahan siya dito kasi hindi namin siya madala sa clinic dahil nga sobrang likot niya. Tapos, kasi nga yung skin condition niya is hindi ganun kaganda. So, medyo messy pag ilalagay siya sa car. Dahil naglalagas yung kanyang balahibo. Tapos, parang, sorry sa mga kumakain, mga ka-best friends, medyo naglalangib yung kanyang skin. Ayan, so ngayon, sa kwento ko pa lang, di ba, parang ma-imagine mo kung gano'n talaga ka-terrible. So, we tried to find talaga yung vet na pwedeng pumunta sa kanya, and luckily, we found one. So, nung una, nagsimula lang yung condition niya na meron siyang sugat dito in between the eyes. So, parang nagsugat lang siya, namula, so, medyo nag-bleed ng konti. So, kala lang namin, kinabot niya or nakayo, di ba, doon sa area niya. And then, lumala na siya. So, nagkaroon na siya dito sa leeg. Ayan. Tapos, up to the point na umabot na yun sa buong katawan niya. Noong una, nag-self-medicate kasi kami mga ka-best finds. Guilty as charged self-medication lang yung ginawa namin kay Bonbon. So, research lang ng konti sa internet, sa Facebook. Tapos, nag-administer kami ng mga soap, ng shampoo. Pero, hindi pala ganun kasimple yung treatment na dapat namin ginawa sa kanya. Kasi yung demodectic mange, ayan, demodectic mange mga ka-best finds, for your knowledge na rin, ano, for the information ng lahat ng mga pet owners. I hope you learn from us. You learn from this vlog. So, hindi kasi lahat ng mange ay kaya ng mga commercialized na mga soap na sinasabi na yung iba pang magic soap na nakakatanggal ng mga galis. Iba parang sa local term kasi yung mange is galis aso. Hindi lahat ng nako-commercial at nagsasabing, oh ganito, maganda to for galis ng mga pets, eh totoo or ganun kabisa para doon sa certain condition. Tapos mga ka-best finds, may dalawa kasing klase yung mange. So yung una yung sarcoptic mange. Actually pareho silang caused by parasite. Pero yung una yung sarcoptic mange, yung mga parasite nasa ilalim ng skin ng dogs nyo. Diba? Parang parang nakakadiring pakinggan, diba? Parang so awkward na pakinggan na nasa ilalim ng skin talaga ng dogs yung sarcoptic mange. At yung pangalawa naman, nasa hair follicles. However, itong mga parasite na to, hindi sila nagpo-cause ng skin trouble kung malakas yung mga dogs. Pero pag yung dogs nyo, eh katulad nung si Bonbon namin, bata pa kasi siya, wala pa siyang 1 year old. So pag yung dogs daw, eh hindi pa umaabot ng 12 months up to 18 months, eh medyo mahina pa yung kanilang mga immune system. So eto mga parasite na to, pwede siyang mag-result sa skin condition na katulad nung sinasuffer niya ngayon, na mamaya ay makikita nyo. Sarcoptic mange ang nakakahawa sa tao. Okay? Pero etong demodectic mange, hindi siya nakakahawa sa tao at hindi rin siya nakakahawa sa ibang dogs. For example, sama sila nung may demodectic mange, hindi siya nakakahawa sa dogs. Pero yun nga lang, para dun sa affected dogs, eh sobrang mahirap talaga sa kanya kasi nag-alopecia siya, naglalangib yung skin niya, nagsusugat. So mga ka-best finds, puntahan natin si Bonbon ngayon. Gusto ko makita nyo. Kanina pinuntahan na siya ng veterinarian, tapos binigyan na siya ng gamot na angkop dun sa kanyang klase ng mange. And binigyan din siya ng soap and shampoo na para doon. And sabi niya sa amin, i-observe namin si Bonbon within 2 weeks for the improvement. So tingnan natin siya mga ka-best finds. This vlog would be about the 2-week treatment, about the 2-week improvement ng aming dog. So, ayan mga ka-best finds yung pet namin. Yan si Bonbon. So, ayan siya ngayon. Oh, nagsasuffer siya from mange. Tingnan nyo, nag-alopecia na siya, na lulugas yung hair niya. Pasintabi sa mga kumakain, ha? Tapos, namumula na yung skin niya. So,
So, ito yung binigay ng kanyang veterinarian. Ayan, yung Bravecto na yan. Ang laman niya parang ganyan lang. Oh. Alam niyo ba yung curly tops na chocolate? So, ganun lang kaliit yung kanyang laman. Tapos ipapakain niya lang sa kanya. So, kami, hinalo namin kanina to sa rice with milk. So, ito lang mga ka-best finds. Pag pinakain niya raw to 3 days, huwag niyo muna siyang babasain. Huwag muna siyang papaliguan. Ito kasi yung kanyang condition is recurring daw to. So, 3 to 5 months, every 3 to 5 months, bibilan niyo siya rito and pakainin. Yun ay kung medyo nagde-develop na naman yung kanyang mange. So, ito na yung magiging maintenance niya. Owning a pet is a responsibility. So, dapat din handa kayo na medyo may gastos din, iba once in a while. Lalo na pag ganyan, hindi niya naman matitiis na nagsasuffer yung pet niya. So, unfortunately nga, yung sakit daw na yan, sabi ng veterinarian, is lifetime na siya. Genetic talaga siya. So, ito nga yung maintenance niyo. Pag nag-recur yan, bibili lang kayo ng Bravecto. Tapos, binigyan din siya nito. Ayan yung kanyang soup. Yan, with Biosulfur sa Madre de Cacao. Binababad lang daw, sabi ni Doc. Tapos, bago papadlawan. Ito naman yung kanyang anti-fungal, anti-bacterial shampoo. So yan mga ka-best friends, tingnan natin si Bonbon. No? Observe natin siya after eating itong Bravecto. Kung mag-i-improve ba yung kanyang mga skin lesions na yan, yung kanyang alopecia. So, pag morning, umiiyak siya, umiiyak si Bonbon, kasi siguro nangangati siya. So, talagang malaking sakripisyo para sa kanya itong condition niya. We are really hoping na ma-improve niya to. Doon sa mga med dogs na ganito rin yung condition, gusto naming i-document to at i-share ito sa inyo para kung sakaling makatulong din. Ayan o, nangangati siya and maligaga siya sa pagkilos niya. So, ayan, ganyan namin siya nililiguan. So, ginagamit namin yung kanyang soap. And itong soap na to, so sulfur with Madre de Cacao. So, make sure lang buong body niya talaga yung nalalagyan niya ng soap. And then, after ng soap, nilalagyan namin siya itong shampoo. Tapos, pinababad namin yan for 3 minutes bago namin siya bandawan. And di katulad dati, pag nililiguan namin siya, medyo siguro nasasaktan siya. Tapos naglalagas yung balahibo niya, pero ngayon hindi na. So, ang pagpapaligo sa kanya is every other day. Much, much later. So, ayan siya mga ka-best friends. 5 days na simula nung inumin niya yung Bravecto. Nawala na yung pamumula ng balat niya. Tapos hindi na rin siya umiiyak pag umaga. Hindi na siya umiiyak pag nababasa. Okay, although yung mga alopecia niya, hindi pa bumabalik yung kanyang mga balahibo. Titignan pa natin kasi ang sabi naman nung vet, eh, obserbahan siya up to 2 weeks. So, pero ang laki ng improvement niya. Diba nakita niya naman siya nung una natin siyang video. Actually, parang nag-suffer na siya nun for 3 months na gano'n na tinatry namin siyang self-medicate, yung mga Madre de Cacao soap, mga sulfur soap. Pero wala talagang effect. Medyo nagkaroon lang ng effect for a while. And then bumalik na naman siya sa dati. Pero ayan, nung pinainom namin siya, ganyan ang itsura niya after 5 days. So, observe pa natin itong mga ka-best friends para mapatunayan talaga natin kung effective ba yung treatment na ginawa sa kanya. 2 weeks later. Ayan mga ka-best friends, ayan na si Bonbon after nearly 2 weeks. Actually, 12 days from the day of treatment. So, sobrang masigla na siya and yung skin niya, ayan, kung mapapansin nyo, wala na yung mga sugat-sugat na pinakita ko sa inyo dati, wala na yung pamumula, and nag-i-start na rin tumubo yung kanyang mga balahibo. Hinihintay na lang talaga namin na mag-fully healed siya, pero kitang-kita na namin sa mata niya, yung sigla, yung saya. Hindi katulad dati, pag umaga, iiyak na yan, tapos pag nililiguan siya, umiiyak, kasi siguro nasasaktan yung mga sugat niya. Nakakatuwa pag nakita natin walang problema yung ating mga alaga, mga pets. So ayan mga ka-best friends, maraming salamat ulit sa panood ng vlog na to. I hope na meron kayong natutunan sa vlog natin ngayon. Please don't forget po to like this video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe. At i-hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated pag may mga best finds videos tayo. And I'll see you again next week, ka-best finds! God bless!